What's up mga ka-DIY? Welcome back sa ating channel. At ngayon, ang ating video ay patungkol sa pag-convert ng 2 wheels na e-bike to 3 wheels. Bale, ngayon tatanggalin natin tong pinaka-motor ng e-bike. Pero hindi ko alam kung mga kailan ko matatanggal kasi medyo makapal ng kanyang kalawang. Dahil nga matagal na po siyang na-stuck at medyo naulan-ulanan na po siya. Pero gagawa natin ang paraan yan para matesting na rin natin kung pwede pa siyang gamitin ulit or malakas pa ba siya. Kaya sana samahan niyo akong patapusin at panoorin ang video na to. Bali yan po dati yung pinaglagyan natin ng lumang battery. Bali, ibang battery po yung ginamit namin dyan. Ginawan na lang po namin ng paraan para magana po namin siya. Bali yan. Tsaka yun sa baba. Tanggalin para alam natin kung saan natin sasalpan. Ito na siya guys. Ito na mo yung pagkatagal-tagal kong tinanggalan ng super kapal na kalawang dahil nga na-stuck siya. At ngayon, yan, makikita niyo naman po. Malambot na po siya. Gumagalaw-galaw na po. Maganda na po yung galaw ng anumang gulong. Actually, inabot po ako dito ng 2 days. Binabad ko lang po siya sa WD-40. At yun. Natanggal yung kalawang niya. So yan, meron tayo ditong 4 na battery. Bali, ito, binili ko to sa LAZADA. Kasi murang-mura na siya ngayon kumpara dati sa mga presyo ng e-bike ng battery dati sa LAZADA. Nag-check din kasi kami dati. Sobrang mahal kaya hindi namin na-afford. Dahil budget lang yung pambili namin sa battery noon. So, ayan. DIY, bali, itong battery na to is 12 volts by 12 amperes. Yan, meron tayong 4. So, yan, may kasama na rin siyang tornilyo dahil di tornilyo kasi to. Malaki.
DIY. Bali, testingan natin siya kung nasa condition na ba siya. Ayan, nakikita niyo naman, malakas pa siya. Maganda pa yung kanyang ikot. Pwede pa natin siyang gamitin sa conversion natin sa 3 wheels. Bali, ito po yung gagamitin nating gulong na pangharap na gulong sa e-bike po na gagawin nating 3 wheels. Gulong po siya ng bike dahil medyo kinapos po tayo sa budget. Thank you.